Magandang umaga po, mga kabukid. Ngayon po, tuloy na naman tayo sa gawaing bukid. Ito po, kung may kita nyo po, nangungulekta po ako ng dumi ng baboy. Ayan po. Kunukulekta ko po yung dumi ng baboy. Dahil ilalagay natin sa mga pananim natin. At itong may kita nyo to, itong mga sludge. Kinukulekta ko po yan, yung mga ito pong mga sludge na to. Kasi ano na yan eh, malaking tulong po yan sa mga pananim natin. Yan po. Bali kung makikita nyo, ang putik na nung, ito yung putik na to, dating rice hull po to. Pero hindi ko alam na nadidecompose pala yung rice hull. Kasi yung napapanood ko sa mga nag-YouTube, yung sinasabing baboy ang walang amoy, yung ginagamitan ng rice hull. Kala ko, lifetime na yun na ano. Ayun o, kita nyo po, dating rice hull. Pero naging putik po siya, isang buwan pa lang po to. Na ano rin pala yung rice hull, nadidecompose. Nadidecompose din pala yung rice hull. Noon baka ito, harvestin natin itong latong putik. Itong ito, naging sludge na po yung ano, naging putik na po yung dating rice hull. Dati po, puno ng rice hull to, pero nadidecompose pala. Share ko lang din na inapapanood natin na baboy ang walang amoy, na rice hull yung binibeddings nila. Hindi ko akalain na nabubulok din pala katagalan yung rice hull. Kasi first time ko tong ginawa eh. Nabubulok pala siya. Kailangan pala siyang palitan every month. Kasi katulad nito, 1 month pa lang po to eh. Mahigit. Pero wala ka na pong makikitang ano, rice hull. Halos putik na po lahat. So bali ngayon, ayun lang. Isiner ko na lang din po yung tungkol sa rice hull na beddings ng piggery. Nadidecompose din pala siya. Kasi ngayon ko lang to na ano eh, ginawa eh. Siguro harvestin na lang natin to. Tapos papalitan natin ng bago. May kita nyo po, yung baboy natin, ayun, nasa labas. Kasi ito yung pinapakain natin siya, ay nilalabas natin siya para makatikim naman siya sa labas. Bali, ito po yung sikreto ko. Bakit po ako nagbuhayan ng mga pananim dito? Kahit kulay yung lupa o yung clay type soil. Kasi ito po yung isang sikreto ko. Bakit ano? Kasi dati, nung araw, kung itong area na to, nung siguro itong area na to kasi mga 2 buwan na natin simula nung ginalaw natin to, ginawa natin parang mini garden natin. 2 buwan na. Pero nung nag-uumpisa tayo dito, kasi itong area natin daanan ng mga tao to, galing doon sa bundok nila, sa mga lupain nila. Dito dumadaan. Lahat ng dumadaan dito may side comment na hindi daw tayo mabubuhayan ng pananim dito kasi kulay-pulay yung lupa. Clay type soil yung lupa. Kasi kung makikita nyo po yung area dito, yung mga lupain dito sa katabing area, mga area natin, halos wala pong tanim na pananim. Dahil, ayun nga po, nakalak po yung isip nila na hindi mabubuhayan ng tanim yung lugar na to. Pero kung titingnan nyo po, ito po yung mga tanim natin. Kung i-view nyo po, ayun po, kita nyo po yung mga saging natin. Isang buwan at kalahati pa lang yan simula nung itinanim natin. Bakit nabuhay? Sabi nila hindi daw mabubuhay yan. Ayan po oh, nagdadahon na sila. Ayan oh. I-focus nyo po. Lapitan nyo po isa-isa. Bakit po nabuhay? Sabi nila hindi daw nabubuhay ng tanim to dito. So, ito po yung sikreto ko dito. Yung mga alagang hayop natin, sa totoo lang, ano yan? Libreng supplier ng fertilizer. Kung gagamitin lang natin ng tama. Katulad po nito, nilalagyan ko po halos lahat ng tanim ko dito, nilalagyan ko na po ng halos nakatikim na ng dumi ng baboy natin. Ito po yung sikreto. Pag nagmi-mini garden kayo, mag-alaga rin po kayo ng hayop. Dahil natural tsaka free supplier ng fertilizer yung mga alagang hayop natin. Katulad po nito, yung malunggay natin, hindi pa natin nalalagyan. Ito po, yung mga malunggay na tinanim natin, lalagyan na po natin yung puno. Ayan po.
Medyo konti-unti lang po kasi hindi rin po advisable na marami yung ilalagay nyo. Konti-unti lang po sa araw-araw po kayo. Saging natin. Ang buwan ng kalahati simula ng tinanim natin. Ayan po sila, oh, nakahilera. Ito pa po. Ayan, oh, kita nyo po. Ang lulusog nila. Kurya buyag lang. Tsaka meron pang isang ano, meron pa akong isang ginawa. Tinatambakan ko po sila ng mga tuyong dahon. Ayan po, para mag-maintain po yung moisture ng lupa sa ilalim. Tapos ayun nga po, yung dumi ng alaga natin, baboy. Tinatamba ko po sa kanilang lahat. Halos lahat ng tanim natin, inalagyan ko po. Kaya, hindi po totoo yung sinasabi nila na, ano, na hindi tayo mabubuhayin ng tanim dito. Kita nyo naman po yung resulta. Ah, isang buwan at kalahati pa lang tayong nagtatanim dito. Pero, buhay na po. Buhay na po yung mga tanim natin. Kung may kita nyo po, ayan o, kita nyo po yung ibang area. Puro puno lang po. Nagiging gubat po yung area nila. Hindi po nila tinataniman. Hindi po nila tinataniman. Dahil, ayun nga, nakalaking isip nila na hindi mabubuhayan ang tanim dito. Ng mga pananim na kung ano-anong gulay or mga kung ano-ano man. Dahil kulay pula yung lupa. So, clay type soil. Pero kung i-imagine ninyo, kung hindi talaga mabubuhayan ang mga pananim, bakit nabubuhay po yung mga greens na yan? Nakikita nyo po. Yung mga puno, yung mga ano, bakit nabubuhay? Ayun nga po, tutulungan lang natin yung lupa. Ayun po yung sinasabi ko. So ayun lang po, nag-share lang po ako ng secret ko. Ayan o, kita nyo po yung view. Umuulan na. Kung may kita nyo po, itong area natin, napakaganda ng view. Kitang-kita yung palayan, yung rice field ng Hinunangan. Hinunangan rice field po yan. Ayan, malakas yung ulan. Ayun lang po yung ano, sinare ko lang po yung ano, yung sekreto, lalo na sa mga taong may lupain na clay type soil o yung pula yung lupa. Tulungan nyo lang po yung lupa nyo, mabubuhayan po kayo ng pananim. Bali, ayun lang po. Ayun lang po yung na-share nating video ngayon. Yung ano, libreng pataba sa mga lupa, lalo na sa mga clay type soil, para mabuhayan kayo ng pananim. Ayun nga po, ayun yung technique. Napaka libreng supplier ng fertilizer yung mga alaga nating hayop. Gamitin lang natin sa tama. Disclaimer lang din pala, bawal po sa mga maaart ito. Kasi katulad nito, dumi ng baboy, dumi ng yung mga dumi ng manok natin, ginagamit ko rin po. Bawal po sa mga maaarte. Maaarting tao. Kasi sa totoo lang po, hindi ka po tatawagin farmers kung hindi ka po nakaapak ng dumi ng kalabaw, dumi ng baka. Hindi na iputa ng manok yung damit mo, hindi ka nakahawak ng ipot ng manok, kung hindi ka farmers kung hindi mo pa naranasan yun. Ayun talaga yung buhay ng farmers. Hindi po madumi yun, kasi hindi mo naman po kinakamay. Ito, may gamit ka. Oh. Disclaimer lang po yun. Pero napakalaking gamit po yun. So, bali ngayon, ayun lang araw na to. Isinare ko lang. Katulad nito, oh, kita nyo po. Yung rice bed natin, update ko lang din kayo. Natanim na natin yung pechay, yan. Bali, umuulan na mga ka-farmers. Ay, hanggang dito lang yung video natin. Sisilong muna tayo. Ito yung bahay ng baboy. Sisilong muna tayo dito. Budik, paulan ka muna para ano.